spray-spray pag mayroon time, pambulabog sa ating mga insekto. Ayan mga katribya po, lalapad po ng dahon ng ating kalamansi. Bawat sulong niya, meron po siyang mga bulaklak na lumusot. Ayan, tataba po ng mga petals niya. Kaya bukod po doon sa ating mga bulaklak, meron po tayo mga maliliit po ng mga buko. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po umaga, umulan po rito halos sa hanggang tanghali kahapon, kaya di po tayo nakapag spray ng ating kalamansi. Ngayon ay eto, spray po tayo ngayon para po dun sa ating bulaklak, baka maiwasan natin yung mga maninira. Tapos po natin ang ating pag-herbicide. Ito ang ating trabaho. Mag-spray ng ating mga bulaklak. Basang-basa pa po yung mga dahon. Kumo kasi umulan po kahapon. Ayan, dahil po kasi mga bulaklak. Oh. Sayang yan pagka hindi po natin aagapan. Lahat po ngayong nag-aaraw na. Kaya isa po yan paraan ng ating pag-aalaga. Hindi tayo makakaiwas na hindi po tayo mag-spray ng para sa pang-insekto, para siya manatiling buo. Ayan, dahil pong bunga. Ito yung ating piniprepare. Sakasakali po na magdalawang libo, ayan, meron tayong pitasin. Kung hindi man, ay meron pa rin tayo pang 1.5. Kaya kahapon kasi 1.5 kamakalawa ang kuhanan. Kaya lang kahapon ay nag-uulan, sigurado ako konti ang kalamansi. Pakiramdaman ngayon ng mga ahente at rin ng mga buyer. Baka po sa lugar ninyo mababa pa kuha ng inyong mga buyers dyan. Isip-isip po kayo dahil mataas na po ang mga ang presyo ng kalamansi. Kaya po yung vlog po natin ay sinasabi po natin ito mga katribya, yung presyo, para hindi po kayo mabiktima ng mga mapagsamantala. Kamamaya naubos na yung kalamansi ninyo bago nyo manalaman na mataas na pala ang kalamansi. Sayang yung inyong pag-aalaga o paghihintay na makatikim ng presyong maganda. Kaya yun po ang ating mga nakamonitor sa ating pong vlog. Kahapon ay may kumukuha rin po ng 1.6, 1.5. Yan. Yun yung karaniwan na kuhanan. Siyempre, kasa ahente, meron na po siyang tubo doon. Yung nakamababang tubo ng mga ahente ngayon ay 100 per bag. Kaya kung makakakuha siya lang ng mga 10 bag, may malinis siyang 1,000. Laway lang po ang kanyang puhunan. Kaya napakaganda ng kita ng mga ahente. Kaya tawag na middleman na salip na sa mga farmers mapunta, yung kita na yon ay sa kanila po mapupunta sa mga middleman. Ay maganda sana yan na maging project ng gobyerno. Mawala po yung mga kuha ng mga middleman. Para hindi mapagsamantalahan. Karaniwan po yun, napagsasamantalahan pa yung ating mga kawawang magkakalamansi ng mga middleman at mga buyer na mapagsamantala. Ay malalaman ninyo ang presyo kapag
naubos na ang inyong kalamansi. Ito mga katrivia, pa-chargeable muna po yung ating gamit. Hindi pa naman po siya ganun karami po yung talagang bulaklak. At bibili muna po tayo ng ating pang power spray para sa susunod po nating pag-spray ng kalamansi. Ito, pang-awat lang ito. Pambulabog, ika nga. Dahil wala pa naman po masyado po talagang maraming insekto. Eh, di po tayo sigurado mga katribya po doon sa mga bulaklak po na ito. Kaya nagapanalan po natin ng spray. So, kadalasan yan po ang sinisira ng mga putakti, sa mutsaring mga insekto sa ating kalamansi. Kaya kapisan, sa buko pa lang, makikita ninyo maliit, iba na size. Kupildong na. Pagka ganong kupildong, ibig sabihin nun, nakapanalasa na ang ating insekto. Yeah. Sarap pong mag-alaga ng kalamansi. Lalo pagka po nakikita natin na marami pong bunga. Maraming maliliit, pitasin, sunod-sunod. Kaya ginaganahan po tayo. Siyempre, lalo na pagka po maganda ang presyo. Ay, kahit naman mababa ang presyo eh, gaganahan ka pa rin dahil meron po tayo nakukuhang panggastos. Ay, yung mga dulo, yan po yung may mga bulaklak. Kaya sulit ang ating alaga. Yung ating nispray na damo, mga chugi na sila. Kaya follow up na lang natin muna ng ating pag-spray. Dala-dalawa na po yung ating paghita na hawak para hindi na po tayo masyado pong bumalik. Ayan o. Dahil pong bulaklak eh. Eh, manghihinayang ka pagka hindi po natin ito i-spray in. May presyo na yan yung mga bulaklak na ito. Pang January. January ang harvest niyan. Mula sa bulaklak, bibilang tayo mga katribya po ng 4 na buwan. Pero kahit na bumilang ng 4 na buwan, merong mauuna pa rin tayo ma-harvest. Kasi sunod-sunod po ang bulaklak. Hindi po pag namulaklak ang kalamansi, stop na. Ayan ang kagandahan yan. Pwede mo na siyang i-calendar kung ano yung target natin sa pagpapabunga. Nagagawa natin yan. Kaya hindi ka palit ng kalamansi. Continuous lang ang inyong alaga. Gusto niyo po ng kada buwan, eh meron kang pinipitas, continuous po ang inyong pag-i-spray, lalo po sa tag-araw. Pero pagka tatarget ka lang ng isang bungahan, yun na nga po yung magtitigang ka. Gusto natin ng marami pong bulaklak, yun lang ang halos ay yung aalagaan ng target mo para sa isang buwan. Minus nga po yun sa insecticide pagka yung target po natin na isahang alaga. Kaya lang
Na-tsempohan mo naman po mga katribyo po, mababa ang presyo ng kalamansi doon sa iyong alaga. Eh, sayang. Hindi kagaya po noong sunod-sunod, lahat ng presyo inyong masasapol. Pero hindi naman po gulpi kayong makakakuha ng maraming bunga. Yan po ang technique na ating pong itinuturo sa ating mga katribya sa pag-aalaga. Pag continuous ang alaga, continuous din ang bunga na inyong mapipitas. Spray spray pagka may time. Maganda po yung araw. Tapos maliwalas po ang langit para make sure na hindi po uulan. Spray spray. Ganda na po ng kalamansi. Oh. Numatanggal po natin po yung damo, tsaka po yung baging. Lumitaw na ang mga bunga. Lumitaw na ang mga libo. Ayan. Libo presyo ng kalamansi. Lalo na po ka sa tingi. Ay grabe. Grabe mahal. Ang mahal ng kalamansi. Yung ating magic fruit. Kahit hindi mo bombahin, buo ang bunga dahil bulaklak eh. Kaya pati rin siya na bulaklak. Kung di natin na-spray mga katribya po yung mga damo, pati mga damo din na bulaklak din. Pero ngayon patay na sila. Ayan, para lang po tayo mga katribya pong nag-e-exercise sa umaga. Spray spray pag mayroon time, pambulabog sa ating mga insekto. Okay na po, tapos susunod na babalik ulit po tayo para sa nating karga ulit. Ayan mga katribya po, lalapad po ng dahon ng ating kalamansi. Bawat sulong niya, meron po siyang mga bulaklak na lumusot. Ayan, tataba po ng mga petals niya. Kaya bukod po doon sa ating mga bulaklak, meron po tayo mga maliliit po ng mga buko. May mga bilog naman po yung ating mga buko ng kalamansi. Ati pong pitasin, no? Ang sarap pong pitasin mga katribya. Nakalaylay. Yung wala pong bunga, buko naman na siya. Yan, no? Mga bilog naman. Diyan mo po mapapansin ninyo mga katribya, pagka po sira ang bunga ng kalamansi, maliit pa lang, iba na po ang size niya. Oblong, tapos parang tungko. Yan, mapagagano mga katribya, malalaglag na po yan. Pero pagkaganyan po mga buo, ayan, mag-i-stay yan. Yan, nadahay po mga buo kong mga buo. Tagtag na. Ito yung mga nakakaraan po mga bulaklak noon. Yan, nabunga po ano yun ang ating abono po yung sinabog noon. Wala pang gano pong mga insekto. Ayan, dahil po mga bulaklak pa na iba, lumulusot pa lang. Maganda po na pataba po na yun eh. Hanggat nababasa, dire-diretso po yung gusar. Matagal, hindi po isang beses lang. Ayan, na-maintain po niya yung pagiging sariwa po ng dahon, pati ng ating pong bunga. Ayan.
Siyempre, may kasama rin mga tripa pong mga bulutong. Hindi po naman nawawala pagka po tagulan yung pong bulutong. Yan naman ay naaalis kapag ay nag-i-spray tayo ng foliar tsaka po ng pang-insecticide. Kumikinis po yung balat po ng kalamansi pagka ito ay naumpisahan. Pero pag halimbawa meron na pong bulutang ang kalamansi, mga katripya, mula po sa umpisa, hindi na po maaalis yun. Ang aagapan lang po natin doon yung maliliit po ng mga buko para yun na. Kalaylay po yung ating isang puno na ire. Tapos isa pang baging na lumulusot. Okay, tapos na po tayo sa ating karga. Yeah, hanggang continuous. Kuha lang naman po yung karga po natin dito. Apat na karga sa bata. Pagka po medyo maganda ang pag-spray natin, maabot tayo hanggang 5. Tapos na tayo, mga katribya, ng ating pag-spray sa batang kalamansi. Ang ating pong pagitan tuwing ika-apat na araw mula po doon sa pagkapulaklak. Yeah, kaya doon po sa mga nag-spray, lalo na papagkaganyan pong dumiretso po yung pag-iinit, pwedeng ikatlong araw o isang beses, dalawang beses sa isang linggo, para lang po maawat natin po yung mga insekto at maalagaan natin ang bunga at saka po bulaklak. Yung isa nating na-spray ay naulan po noong umaga, pero medyo natuyo naman po sa dahon. Susunod lang po natin ulit po pwede pong balikan. Yung ating dalawang taon kalamansi at maglilimang buwan. Ganito na po siya. Palalaki. Marami-rami na rin po tayong napitas na po dito sa ating pong kalamansi. 700 na puno. Kulang-kulang 4,000 square meters ang ating pong tinanim. Ang ating 3x2 ang sukat po natin tanim. Paano mga katribya? Kaya pa ng dati, ako po si Gabriel Bunag at lagi natatandaan. Karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kaimanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye-bye. Tayo mga katribya sa ating tabing ilog. Roronda. Tingnan natin. Napasok ang ating kalamansi. Puno ng bunga. Basal. Ayata niya po yung ilalim niya. Oh. Halos kakalamansi. Puro mga bunga po ito. Ang ating matanda. Oh. Matanggal natin yung baging. Bunga na yung natira. Pero hindi pa po tayo nakakatapos dito. Marami pa po tayong lilinisin. Yung pong ating reject ay merong presyo. Ayan o. Ang dami. Ito. Tatanggal pa natin ito ng baging. Meron tayong kalamanda rin. Ito.
Ay, ganyan po mga katribya po yung buhay po natin magkakalamansi. Pagka po meron tayong ganitong marami pong pitasin, rumoronda tayo. Hindi natin sinasabi po yung oras ng ating pagronda dahil kung nakamonitor man po yung ating magnanakaw, hindi niya alam yung ganung oras. Kasi ang magnanakaw, yung alanganing oras doon sila nagpupunta. Na yung expected nila na wala pong magiging tao, doon sila lulusong para gumawa ng anomalya. Kaya tayo mga katribya, ang may-ari ganun din. Kaya kadalasan, kung mayroong service, hindi na ginagamit yan, maglalakad para po magronda. Hindi doon sa talagang daan na nang punta po ng may-ari. Para kung mayroong mang alingas-ngas, mga magna, makachempo. Yun ang istorya dito sa atin. Kasi pag ganyan pong mahal po ang kalamansi, talaga pong uso talaga ang nakawan. Wala naman po kadala-dala rin mga tribya po yung mga magnanakaw kahit nahuli na. Tuloy pa rin sila. Kaya lang. Siyempre, pag yung magnanakaw ang alaala mo at yun iintindihin mo, hindi ka makapagpapamahal ng presyo, hindi ka makapagpapalaki. Ganon. Kaya talagang sa palaran din po mga katribya yung ating kalamansi. Yun po ang teknika pong maraan. Kaya maganda rin po dyan, mayroon kayong mga CCTV. At least nun kahit wala kayo, mayroong magbabantay ng inyong kalamansi.